Magandang umaga po mga kagulay, mga ka-farmers natin. So, dako naman po tayo sa isa nating episode. Pero bago po yan, so shout out muna sa ating mga viewers and subscribers. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa aking video sa paggugulayan. Ako po ay nakabot na ng 1,000 subscribers, 4,000 watch hours. So, ongoing na po, on process na po tayo sa monetization ng ating YouTube channel. Thank you very much po sa inyo. Kung wala po kayo, ay hindi tayo magtatagumpay sa larangan ng pagbablogging. Salamat pong muli sa inyo, sa suporta, at patuloy na pagtitiwala sa ating YouTube channel. Nakita natin itong parang nasunog sa ating ampalaya, no? So, ang powdered mildew, mga kaibigan, o powdery mildew, ay isa sa sakit ng mga halaman, hindi lang po ng ampalaya, kundi ng iba pang mga halaman, ng ibang mga gulay. Ito po ay cause ng fungi, lalo po sa panahon ng tag-ulan. So, kaya nag-spray po tayo ng fungicide. So, mapansin po natin, para nag-spray ako ng fungicide, pero natin di pa rin po atake ng powdery mildew na to. Kaya po natin sila ngayon ay ipoprone o tatanggalin po natin, mano-mano. So, gupitin po natin itong mga dahon nito para mapigilan po yung magkalat nito. Kasi kung hindi natin ito pipigilan, ay masisira po yung ating mga pananim, hihina yung photosynthesis, hindi na po bubunga ng maganda ang ating mga ampalaya at iba pang mga gulay. So ngayon po ay prone na natin ito sila. So mga kaibigan, ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay organic way of eliminating the powdery mildew sa ating garden. So, isa sa mga magitan po ng pagputol sa mga dahon na affected ng powdery mildew. So, hindi po tayo mag-i-spray ng fungicide muna na synthetic, bagkos organiko po yung pamamaraan tulad ng pagpuputol ng mga dahon na talagang inatake ng mga fungus. So, kasi pag natanggal na natin yung mga dahon na po na yan, wala na rin yan yung mga fungus na yan. So, constant monitoring po tayo para check natin itong pagkalat ng mga fungus. Ayan po. So, bakit po mahalaga na nagpo-prune tayo ng mga halaman? Ano ba ang kahalagahan ng pruning lalo sa ating ampalaya? So, katulad po nito, aside from constant monitoring po, ipo-prune po natin. Ito yung sekreto para yung ating mga halaman ay lalo siyang dumami at lumago. Ito po yung mga ganitong mga maliliit na hindi na rin magbibigay ng magandang puturin na po yan yung mga maliliit na ampalaya, mga payat, no? Gumanda na po yung ating mga So, yung iba pong ampalaya tinitira ko tulad mga ito na pwede po siyang ibenta. Kasi po, sa ampalaya ay kikita rin tayo sa talbos. So, mga kaibigan, sabi ko, bakit kaya nangingitim ito siya? Ayan po. Mga dahon. So, tinignan ko po sa pinakapuno niya po. Ay inatake na pala ng fungus itong puno ng ating ampalaya. So ito po ay nilagyan natin ng fungicide, pero kung talaga mamatay siya, wala po tayo magagawa. So ganoon lang po talaga sa farming, may mga losses pa tayo tinatawag. Basta ginagawa lang po natin ang best natin at tayo na nalangin para pagpalain din ng Panginoon yung ating mga halaman. So, asahan natin ang Panginoon sa patuloy nating pagbe-venture. Siyempre ang Diyos naman nagpapabor kung bibigyan tayo ng ulan. Hindi tayo papagyan. Hindi rin basta-basta yung pagtatanim, no? Iba kasi nagtatanim lang, gusto lang ng kumita, pero hindi nila alam yung proseso or yung kailangan na gawin para maging matagumpay ang yung mga halaman. So, kami po mga natagal na rin po sa paggugulayan ay yung mga pagkakamali pa rin, no? Dapat po talaga na nag-aaral pa rin tayo, nagre-research kung paano patuloy na palaguin yung ating mga halaman. So, ang pagsugpo po ng mga peste sa ating mga halaman or pest management ay isa sa pinaka-vital na kailangan, no? So, kailangan talaga nating i-monitor ating mga tanim para ma-check natin kung ito ba ay malusog or
talagang kailangan na i-prone. Ayan po. So, matake na naman yung mga powdered mildew dito sa atin. Ayan po, ang dami atak sa taas. Spray na tayo nakaraan po ng fungicide, pero makikita mo, tindi pa rin po yung atak nila. Kailangan natin tanggalin itong mga affected areas na leaves. Ay, hindi na po dumami. Iwasan din po natin ng mga dahon. Para hindi. Kailangan meron silang social distancing. Ang po may naglabas naman ng bunga. Saan po hindi natin makita yung mga bunga. Pag yung ganyan na po. Yan po yung sinasabi ko sa inyo nakaraan na dapat naman na siyang balutin. Yung ganyang laki. Po na advantage ng pagpa-prone ay ang madali natin makita yung bunga. Ayan po. Nakita ko itong bunga na ito nagtago sa mga dahon. So, babalutin na po natin ito para hindi tayo maunahan ng mga fruit fly. Ayan po. So, bukod po sa pagtatanggal ng mga dahon na naapektuhan ng powder mildew, so ito rin po yung mga ganito po sa puno ng ampalaya. Yung mga talbos. Putulin na po natin yan. Hindi siya magagawa ng system na siya. Para yung quality po ng fruits ay mag-focus na doon sa main stem. Yung pinaka-main na na bunga. So, makahayaan po natin yan sila lumaki. Ang ating mga bunga ay katamtaman lang po yung laki. Kasi mga payat po tulad nito. Mga payat na talbos na hindi na siya pwedeng ibenta. So, yun po ay umaagaw na lang sustansya, pero doon na yung pakinabang.